nasa linya na po ng aming telepono ang kilalang ekonomista, ha? Si Sir Luis Limlingan, nasa linya po ng aming telepono. Magandang umaga po, Sir Limlingan. Hi, magandang umaga po. Nako, di naman po kilala. Simpleng ano lang. Opo, opo. Sir, may dalawang katanungan lamang po ako. Unahin ko na po ito, ang reaction po ninyo na matapos ideklara ng WHO na tapos na po itong World Health Emergency ng COVID. Do you think malaking magiging epekto nito sa ekonomiya, hindi lang ng Pilipinas, kundi sa buong bansa? More people will have work, more people spending, because parang sinasabi ng WHO, tapos na ang COVID. At what is your assessment, sir? Well, maganda naman po to yung balita na ito, lalo pa sa labas. Kasi natatakot naman ang mga turista pumunta, hindi naman human lang dahil sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kasi opo, baka nga, di ba, biglang magka-COVID. Ngayon, kung sinabi na wala na masyadong, wala na threat, according to WHO, sana dumami na po yung mga global na tourist. Mm. Parang pre-pandemic level po. Mm. So sana may tulong po yun sa atin. Yan ang una pong nakikita na parang net benefit. Na dati nagdududa sila kasi hindi sila sigurado. Alam mo naman, mga turista galing ibang bansa, hindi sila familiar sa Pilipinas, pero gusto sila bumisita. Ang dami lang narinig yung batita. So, sabi na, parang wag muna. Ngayon, sabi ng WHO na pwede na, siguro makakapunta na sila, wala nang takot. Yan ang nakikita ko po agad sa epekto natin. Mm-hmm. Sir, meron bang effect dito rin sa pag-lift na ito? At saka yung mga tao na hindi na rin ganun kapraning pagdating sa COVID, yung mga tinatawag ngayon na, partner, narinig mo na yung revenge travel, oh my revenge goodness shopping, or revenge eating out, di ba? Kasi even sa amin na sobra kasi tayong nasabik nung pandemic, ngayon, uh-huh, napapagastos tayo to make up for what happened in the past, sir. Sa tingin ko, may epekto naman yan. Kasi I think bago naman ideklara ng na wala na siyang, wala hindi na krisis, naririnig ko nga tumatas na yung mga kaso. Kaya medyo may takot yung mga tao. Although sabi nga ng iba, yung mga strain na ito, hindi kasing lakas po ng dati. Yun po yung sabi naman po sa akin, yan ang payo. Of course, syempre dapat mag-ingat pa rin. But the fact na sinabi ito ng WHO, ngayon, syempre nga, kaya ka nasabi, gusto mag-revenge shopping, revenge travel, pwede na mag-lakwatsa. Siguro na nakakondisyon tayo na hindi kasigla ang mga strain ng COVID ngayon, kagaya ng ate. At least, di ba, makakatulong po sa magkalma ng mga Pinoy na para ituloy lang yung mga plano nila na for the last 2 to 3 years hindi nagawa dahil sa pandemya. Alright. Sir Luis Limlingan, maraming salamat po sa panahon na pinaunlak niyo po sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po, Sir Luis.